Uy! Hi mga ka-justers! Welcome back to another video. At kamusta kayong lahat today? At ngayon, for this video, ay gusto ko lang i-share sa inyo ang aking work from home setup. May work from home setup site. So ito, kasi feeling ko medyo na-achieve ko na yung gusto kong maging work from home setup. At marami na rin ako na-invest dito ng bahagya. At feeling ko sapat na sa akin yung mga ganap dito. At baka kayo din may mga makuha kayo na things or mga bagay na useful sa inyo. Ilalagay ko lahat ng links ng mga makikita nyo or magustuhan nyo dyan sa baba. So ito na, papakita ko na sa inyo ang aking work from home setup. So una, ang una talaga ay itong aking office chair. Ayan, mga adjusters. Sobrang mura lang nito. Thanks to my friend Leo Benjamin for recommending this. Parang 800, 900 lang siya. Tapos, hindi naman ako nagbuo, sinapapa. Pero baka naman madali. Hindi ko mag-gauge kung madali. Pero sabi sa mga reviews, madali lang daw eh. So, eto. And then, so pagpunta naman dito sa side na to, eto yung laptop ko. At I'm using Asus something. Asus VivoBook na nabili ko nung October. Medyo nagpa-upgrade ako ng ano eh, ng RAM kasi kailangan ko ng mas mabilis na RAM for my editing, may mga video, ganyan. And yun, ano ba sinasabi? Hindi ako masyadong ma-technical sa laptop. So ito, makikita nyo, medyo magulo. Ito lahat ng mga abubot sa bahay na madaling kunin. So nandyan lang lahat, mga face mask, mga gamot, so everything na kailangan nandyan. So, sa akin namang table. So, pag tinignan nyo yung table ko, ayan lang naman siya. So, ayan yung chair. So, syempre, kailangan lagi tayong may water. Ito ay nakuha ko pa from last year sa coffee bean. So, ayan nga yung laptop. And itong mat na to, kung napanood nyo sa vlog ko, 28 pesos lang sa 28 pesos store sa Tanawan. At pagpunta naman tayo dito, syempre, apakainit ng panahon. May electric fan ako dyan sa harap. Kailangan yan, besh, at apakainit. Pero minsan, pinapatay ko yan kasi nakaka-distract siya sa meeting. Masyadong mahangin. Pero kailangan ko yan talaga kasi ayokong mag-work sa kwarto kasi doon may aircon. Eh, ayokong mag-work doon kasi inaantok ako at malapit sa kama. So gusto ko talaga iba yung workspace sa bed space. Bed space! So, sa tabi naman ng laptop, so nag-edit kasi ako ng Kudasere. Eh. So, aking phone. I really love this phone holder. Nakita ko lang to kay David Gison. Portable siya. So, pwede mo rin siyang dalhin kahit saan. Napo-fold. Yan. Super mura lang nito. Link below. Nakalagay dyan. Pag yung magpo-phone ako, magbe-break habang may work. So, yan. Nakalagay dyan. Siyempre, charger ng phone. Charger ng laptop. Mouse. Nakabili ko lang nitong mouse. And my, ang tawag dito? Mouse pad na nabili ko sa Japan. 66 pesos. So, dito naman, this is my planner journal. So, link below. Maganda siya. Hindi ako rin masyado nagsusulat ka pa. Ay, ano ba yun? Mga resibo. Pag-trip ko lang. And my work notebook na nakuha ko pa sa dati kong work. At syempre, ang aking wallet. Dahil pag may dumating na Lazada, Shopee, kailangan malapit lang siya sa akin. Gets nyo? So, itong design naman na to, ano to, pinaint ko siya sa Korea nung nagpunta ako noong Korea ng 2017. So, ako mismo nagpaint niyan at ito ay name ko in Hangul. Tapos, nakastock lang siya sa kwarto. Sabi ko, sige nga, isabit ko siya dito. Para yung may eme lang ang aking workspace. So, ayun lang mga ka-justers, shinare ko lang sa inyo ang aking work from home space dahil natuwa talaga, feeling ko na-complete, recent ko lang talaga binili itong office chair, feeling ko na-complete niya yung ano ko, work from home space nung bumili na ako ng chair at
napansin ko nga na ang sakit-sakit na ng likod ko. Kasi talagang inupuan ko lang dito, monoblock lang talaga. So, sabi ko, kailangan ko nang bumili ng office chair. At saka sa gabi naman din, sila naman din yung nag-aano dito kung anong ginagawa rin nila. Nagko-coffee sila dito. So, I think, kailangan naman talaga bumili. At ayun, wala akong masyadong abubot sa, ano ko, sa lamesa. At isa lang yung pen na ginagamit ko. Ito lang. Ayoko nang masyadong maraming ball pen. Though may lagayan kami dito ng pen, pero ito lang kasi yung need ko eh. So, hindi ko nilalagyan dito ng pen holder at something. At para rin madaling, kasi after work naman, inaakyat ko ni lahat ng gamit ko. So, nagiging ano talaga to. Plain lang talaga. Wala siyang laman. At very useful din kapag kailangan ng gumamit ng iba itong table. At itong table pala na to, ginawa lang to. Hindi ko alam kung ni Papa o kaya nung ano ko, kuya ko na pinsan. So, ginawa lang tong table na to talaga. So, nilagyan lang namin siya. I-focus ko na lang dyan. Nilagyan lang namin siya ng sticker na kahoy na nabibili lang siya sa mga... Meron din online at Shopee. Dito ko nag-work talaga everyday. Malamang. At dito rin ako nag-edit ng podcast, ng video. At very happy with my work space. Happy naman. Dahil pag umaga, ako lang talagang tao dito sa kayong kapatid ko. So, doon, may sarili kaming pwesto. At yun lang lahat ng mga dinescribe ko, mga nakita nyo dito. Ay, last one pala. Super highly recommended tong aking webcam. Ito yung ginagamit ko sa podcast. Ilalagay ko na lang yung link dyan. Super linaw niya. Hindi ko siya ginagamit sa work kasi ayoko magbukas ng video kapag nasa Zoom meeting. At ayun lang, pag podcast at pag yung super required na magbukas ng camera, yun yung ginagamit ko kasi hindi masyadong maganda yung camera nitong laptop ko. Yun lang, meron pa ba akong naiwan? So, yun lang ang mga kailangan ko talaga everyday. So, yun lang nakalagay dito. Syempre, tubig. At if you want to know more about, ano ba, kung may mga gusto pa kayong mga ibang klase ng video showing my, ano ba, buhay. Yun. Comment below at sana na-enjoy nyo itong video na to. At ako'y napawisan. Tinan nyo, apakainit kasi dito kaya kailangan nasa tapak ko tong electric fan. O, diba? So, ayun lang. Thanks for watching and please don't forget to subscribe. Ciao!